yun guys, good morning sa inyo. Today is Thursday and ayan, makulimlim. And super late na talaga si Mr. Winter dahil last year, ganitong time, mag-November na is May snow na. At talagang malamig na. Ngayon, positive pa. Kumbaga, nag-negative lang sa gabi. Tapos, sa umaga, ngayon, positive 2. Eh, mas iinit pa siguro later. So, kaya talagang nakakapanibago. Sa ibang part ng Canada, marami kaming napapanood ng mga vlogger. Yun, sa Alberta, nag-snow na. Sa Saskatchewan din, nag-snow na. Kaya nakakapagtaka lang dito sa amin ay wala pa. Nakakatakot lang is baka late yung winter. Pero baka pag nag-snow naman is, ano, super dami. Minsan ganun eh, late nga yung winter pero super dami naman. So ito ngayon yung kapaligiran. Hatid natin si Ate Jazz. Tulad ng bahay namin, no? Yung red. Halos pares ng style. Ayan. May mga nagbabike pa rin. Hatid namin si Ate para hindi siya mahirapang magbitbit ng kanyang bag. Although malapit lang, pero pag ganyan malamig, tapos bigat yung kanyang bag, mahirap. Ayun, ang dami na nag-aantay. Ayan, ayan, nagpapasukan na sila Ate Jazz. Ba't parang late na tayo? Ha? Ay, grabe ka! Mag-isa lang kaya akong nag-aasikaso sa ba? See, guys! Ako sinanong mo eh. Sinisisi. Si Emma. Ayan yung mga bata. Taba. Yun, sa loob. Yan yung bagong building niya. Meron ka ulit box, Ate? Ayan, si Ate kasi is ayan, para siyang committee ng ano dito, mga group nung magde-decorate sila ng pang Halloween. Bukas may Halloween celebration sila. Ayun, may mga dala silang box. Ayan. So, ayan, mga bike, ano, bike, ano tawag dyan? Yung bike rack. So, yung mga estudyante na magbabike, pwede niyang itago. Safe naman dyan. Wala naman kami nababalitaan na nawawalan ng bike. Merong kaya. Hindi dyan sa school. Meron pang ilang-ilang di ka talagang talamak. Ay, biro mo yan, iiwanan ba nila yan dyan lahat ng ano kung hindi naman, diba? May Pinoy na nawalan. O, parang once in a while, ganun. Nakakaawa nga yun. Oo, yung Pinoy na nawala ng bike dito sa amin. Nakita sa CCTV pero hindi nakita yung mukha eh, no? Kasi naka-hoodie. Naka-hoodie siya kaya hindi nakita yung mukha. Kaya sayang. Hindi namin alam, baka dinala na yun sa ibang lugar. Kasi kung dito lang naman yun binenta, for sure makikita na yun. Kasi maliit lang naman tong community namin. Baka dinala na yun sa malayo. Pininturaan, binago serial number. Todo effort naman. Ayan o, mga bata. Mga elementary naman dyan. Dyan sa side na yan. Dyan yung pinaghiwalay nila yung entrance ng elementary at high school. Yon. So ngayon guys, sige, papakita ko muna sa inyo kasi maganda. Ayan, may mini park dito. Ayan, busy na naman yung street dahil pasokan na sa trabaho at eskwelahan. Ayan yung munisipyo, yung brown na building na yan. Yung akala namin ay hotel. Kasi yung pangalan ng munisipyo dito, ang tawag nila is Hotel de Ville. Hindi nila pinopronounce ang letter H sa mga French. Kaya naging Hotel de Ville. Ayan ulit. Parang napakita ko na to ng isang araw, pero sa mga bago dito sa aming channel, ayan, may soccer field. Okay na okay naman dito. Simple lang ang buhay. Walang masyadong tukso ng mga bilihan ng kung ano-ano. So, ayan, walang bubble tea. Walang milk tea, walang Starbucks. May Tim Hortons kaso sarado. Oo, sarado na ito. McDonald's na lang yung natira na ano, tsaka KFC na laging nauubusan ng chicken. So ayun,
ang bisyo lang ng mga matatanda dito is magkape sa McDonald's. Tapos uupo sila ng mga, bibili sila ng isang kape, tapos uupo sila doon ng mga 2 oras. Hindi naman, 4 oras. Magkakwentuhan lang sila yung mga matatanda sa McDo. So, ayun, ayun yung grocery. So kung dito talaga rin yung office namin, napakadali lang talaga ng buhay kasi ang lapit lang lahat. Kumbaga madali lang ihatid yung mga bata, makakapag-work pa si ate. Pag kailangan sunduin, madali lang. Pag kailangan mag-grocery, ayan lang. Yun nga lang talaga, yung mga perks na ano na nasa city is halos wala dito. Kaya kung nasanay ka sa mga Starbucks, ganyan, mamimiss mo. Pero kami naman hindi na, naano na kami, naka-adapt na kami dito. Nung una, ba't sanay ka ba sa Starbucks? Hindi naman Starbucks, milk tea. Starbucks, ano, dati sa pag may mga promo lang, madalas mag-promo sa Malaysia. Yung, bawa, buy one, take one, yung mga ganun. As kami ni Tere, yung kaibigan ko, office mate ko, lagi kami yan. Lagi namin yung, inano, kinukuha yung promo. Ina-avail. Yung, pag ganun lang na pag-Starbucks. Pero, yung milk tea, yun talaga, halos weekly. Pag nai-stress, weekly yun, every Friday. Tsaka dito at least naiiwasan namin yung kumain ng fast food. Not unlike talaga sa city, matutokso ka na halos siguro weekly makakakain ka. Dito kami yan, mga siguro twice a month lang kami nakakatikim ng McDo. Dati pa nga yun, nandun pa kami sa Chape, no? Minsan may buwan talaga na hindi talaga kami nakakakain, mga 2 buwan, ganyan. Straight, as in hindi kami nakakatikim. Puro home cook. So ayan guys, babiyahin na tayo. Papunta na tayo sa boring road. Ang gusto kong pag-usapan ngayon is yung nag-comment, nagtanong na kung kaya ba na mabuhay ng walang sasakyan dito sa Canada, at kung kaya ba ng isa lang yung magtatrabaho. Kasi balak niya rin isama yung family niya, tapos may baby yata sila. Hindi ko natandaan kung 2 ba yung anak niya or isang baby. Basta may anak sila. And then tinanong ko, saan ba kayo pupunta? Sa Quebec din kasi daw siya. Sabi ko, saan ba kayo sa Quebec? Kasi depende yan. Kung nasa Montreal kayo, kaya nyo na mabuhay ng walang sasakyan doon. Kasi merong bus, merong train, makakapag-taxi din, may Uber din doon. So kung talagang kailangan nyo ng mag-grocery ng marami, pwede kayong mag-grab, ay mag-Uber. Kung hindi naman, pwede mag-train. Minsan naman may bus. Makakasurvive naman doon. Then sabi niya, sinabi niya yung lugar eh. Then sinearch ko siyempre sa Google kung saan yun. Nakita ko small town lang din siya. Talagang mas malayo dito sa amin. Small town din siya. So, sa tingin ko is, kung doon lang sila sa small town, hindi sila lalabas, makakasurvive naman sila kasi mukhang may grocery naman, may school. Kasi ano pala, hindi pala siya marunong mag-drive. Yung pala yung sabi niya, yun yung worry niya kasi. So kung may school naman doon, may grocery, kung doon lang sila, is makakasurvive naman sila kung walking distance lang naman yung mga establishment. Ang problema is kapag syempre hindi naman siguro buong taon doon lang sila, baka gusto rin nilang umalis. Hindi ko alam kung paano pa yung ibang ano means of ano sa kanila, kung may airport ba doon para makarating sila sa city, sa nakalimutan ko na, basta sa northern part ng Quebec, mas norte pa sa atin, yung nakalimutan ko na yung pangalan. Sinabi ko sa iyo, Chisasibi. Talagang malayo talaga. Hindi ko, kung gugustuhin niyang pumunta sa city, medyo malayo talaga. Kailangan talaga nila ng sasakyan. Pero kailangan din kasi din siguro paminsan-minsan kailangan lumabas din sila doon kasi napaka small town lang noon. So para siguro may, siguro baka meron silang maging makilala doon na may sasakyan na pwede silang isabay.
Hindi ko sure kung may airport, hindi ko pala na-check. Na ba kung gusto nilang pumunta ng Montreal, ganun. Malayo kasi talaga. So, tapos yung naman sa question niya na kung kaya ba na mag-isa. Hindi, yung sa ano, maganda kumuha na siya ng license sa Pinas. Hindi nga siya marunong mag-drive. Kaya nga, mag-aral na siya mag-drive. Oh, yun. Maganda nga, may, pagdating niya rito, may Philippine license na siya. Para i-convert na lang sa Quebec license. Kasi nga, pagka dito pa siya nag-aral, mas mahal. Oh, mas mahal. Nasa 1,200. At saka hindi siya kaagad makakapag-drive kahit marunong na siya. Hindi siya makakapag-drive mag-isa. Kailangan niya lagi ng chaperone. Oo, ng 1 year. So after a year pa siya makakapag-drive mag-isa. 1 year siya magda-drive na dapat na may chaperone. Yun. So, ayun din pala to about sa driving. Nag-comment ako dun sa, ano, sa video ni Rice na yung ano kasi yung naiwan daw niya yung Philippine license niya dito sa Canada kaya matawag doon yung affidavit of loss. And then may nag-comment doon na hindi daw siya naniniwala na naiwan ni Rice yung license niya. Ano daw sinurrender lang daw ni Rice yung lisensya niya sa Quebec para makapag-drive na siya agad. Ganun. Then nag-reply ako, sabi ko hindi naman sinusurrender yung lisensya sa Canada, sabi ko ganun. Hindi naman sinusurrender, kino-convert lang. Tapos titingnan lang nila, syempre titingnan nila yung actual na license. And then i-convert lang nila, mag-exam ka, theoretical tsaka actual. Then bibigyan ka nila ng Quebec license. And then taga Alberta pala siya, then nag-react siya, sabi niya, hindi mo ba alam kung anong policy ng registry? Ganon, may sinasabi siya, inaaway niya ako. And then sabi niya, kinukuha daw ng registry yung lisensya. Kasi bawal daw humawak ng 2 lisensya ang isang tao. So sabi ko, ah ganun po ba? Okay, sige, correct ko po, mali po ako. Sabi ko, hindi ko nakuha sa Quebec ang lisensya. Ganon. Tapos, parang pinagigitan niya yung registry sa Alberta. Oo, okay. Na-admit ko naman na mali ako. Siguro, na-generalize ko na sinabi ko sa na Canada. Pero, actually, yung experience namin, syempre, is sa Quebec lang. Hindi ko alam na ganun pala sa Alberta, kinukuha pala. Kasi para sa akin, yung point of view ko is, anong logic nun? Ba't kailangan nilang kunin yung lisensya mo? Eh, pag uwi mo sa Pinas, ganun din naman, kukuha ka rin, pwede ka rin naman makakuha ng lisensya mo. So, magiging 2 pa rin yung license mo. Kung ang katwiran nila is bawal kang humawak ng 2 license. So, yun lang naman yung opinion ko. Kumaga, mali ako. Okay, sige, kinukuha na nila sa Alberta yung lisensya kasi nga bawal daw yung 2 lisensya. So, ayun, dito sa Quebec, hindi kinukuha yung actual na license mo, yung Philippine license. Tinitingnan lang nila, sa Alberta daw is bine-verify pa sa LTO. Hindi ko alam kung ano yung proseso dyan. Comment down below kung may mga taga-Alberta, hindi kami familiar. Yun lang yung nabasa ko. Bago ka makakuha ng lisensya sa Alberta, i-verify pa raw nung registry nila kung talagang valid yung license mo. Dito sa Quebec, tinignan lang yung lisensya, kinuha yung passport, ganyan. And then nag-exam, nag-driving test, then bibigyan ka na nila ng ano, Quebec license. Hindi mo kinuha yung passport, tinignan lang pala, sorry. So, yun. Dapat dadalhin nyo rin yung actual na passport nyo, hindi pwedeng copy lang. So, yun, yung passport. May nilala ako, ganun. Yung passport, titignan nila, ganyan. Kasi na, on the spot, kapag nakapag-schedule ka na rin ng theoretical exam, mag-exam ka na. Ganun lang, one day lang yung ano proseso, halos lahat naman ng mga Pilipino, ganun lang din yung ano pagkadating nila dun sa SAAQ, titingnan yung mga papers, ganyan, then mag-exam na. Yung iba hindi nagpapa-appointment, hindi nila alam na pwedeng diretsong exam na eh. Kaya minsan bumabalik pa sila or nagka-exam na lang sila dito sa Shibugamo. Pero karamihan ganun, sabay na exam na theoretical. Open ang file, then exam na theoretical. Pag pumasa ka na sa theoretical, dun na, magpapa-appointment ka na ulit ng actual driving. Yun eh, kung ready ka na mag-exam ng actual, kailangan mo dito mag-practice. Pero yun na nga, syempre, depende sa iyo kung gusto mo na.
So ayun, yun yung about sa driving. And then yung tanong niya na kaya ba na isa lang yung magtatrabaho. Yun ay depende na rin syempre sa sweldo mo. Hindi niya sinabi naman syempre kung magkano. Sweldo saka gastos. Oo. Sweldo saka gastos mo. Kung sa city ka tapos ang sweldo mo is below 20, hindi talaga kakayanin. Kung nasa small town ka tapos sweldo mo is below 20, ba sabi mong 18, 19 mga ganun. Tapos may family ka pa, kasi isa ka lang nagtatrabaho, medyo alangan, makakasurvive siguro, pero sakto-sakto lang. Hindi masasabi, mag-ano sila, mag-compute. Mag-compute ng gastos. At saka hindi, depende na rin sa makukuha nilang bahay. Kaya talagang walang definite na answer na kasi yes sila, or no. Sila makakasagot. Oo, sila makakasagot. Kumaga ako, kung akong tatanungin nila, nagbigay lang ako ng idea sa kanya kung magkano yung grocery namin. Eh, kung maliit pa naman yung anak niya, hindi ganun siguro kalaki. Ang ano pa doon, wala pa silang CCB, child care, kasi after 18 months pa, di ba? Eh, ang gawin nila, computin nila yung sahod, tapos alamin nila kung magkano yung total magiging expenses. Oo, bahay, ganun. Tapos expenses like mga obligations sa Pilipinas, pinabayaran sila sa Pinas, pagpapadala sila sa mag-anak, may pinapaaral sila, ganun. Oo. Tapos yung grocery, yung bayad sa kuryente, yun, ganun. So, based on that, nalalaman nila kung makakapag save pa ba sila. Yun. Oo, oh, yun nga. Doon lang. Alamin nila kung magkano yung bahay. Walang straight answer. Dadaan sa computation. Oo, oh, kasi iba-iba tayo ng ano eh. Obligation. Ng gastos. Oo. Kung meron kang pinapaal sa Pinas, may pinapadala ka sa Pinas. Ganun. Kailangan din i-consider. Yun. Kaya kailangan alamin nila yung gastos sa kung magkano ba yung bahay nila. Si pare yun nasa likod. Ano, tapos yung tubig naman dito sa Quebec itong sinasabi ko, baka mag-comment siya na yung lagan na. Dito sa Quebec, walang bayad yung tubig. Wala kaming bill ng tubig. So, yun. Isa na yun, bawas na yun sa bayarin. Madadagdag lang yung gastos mo sa tubig yung sa kuryente. Kasi, bawa, kung mas madalas kang gumamit ng hot water, syempre, mas malakas yun sa kuryente. Pero yung actual talaga na tubig na ginagamit, bawa, malamig lang yung hindi ka gumagamit ng hot water. Kahit mag-swimming pool ka pa. Kahit mag-swimming pool ka pa dito, wala kang babayaran sa tubig. Yun. Yun lang. Yun nga, yun sa nag-comment. Good luck sa inyo. Pag-isipan nyo rin maigi. Or baka, kung talaga syempre gusto nyo magkasamang family, try din syempre si Mrs. Hanap din syempre kahit sideline, bawa kahit 4 hours a day, mga ganun. Malaking tulong na rin yun. Kasi dito talaga, halos lahat dito ay nagtatrabaho parehas, mag-asawa. Kasi nga, mahal din talaga yung bilihin. Malaki yung tax. Hindi naman lahat libre dito. Pero malaking bagay na yung libre yung education tsaka yung healthcare. Napakalaking bagay na yon sa pagbawas sa alalahanin at gastusin. Pero syempre, yung pagkain natin, di ba? Pagkain natin, clothing, yon malakas makagastos sa damit kasi iba-iba yung ano eh, yung season. So, pero hindi ka naman laging, pwede ka naman hindi laging bumili. Bawa, winter jacket, once in every 3 years, ganun. Depende sa klase ng bibilin mo. May mga klase na mga hanggang 2 beses lang. 2 winter mo lang magagamit, hindi na siya maganda. Yung mga mamahalin daw, yung matumatagal daw ng 5 taon, yun ang nabasa ko. Yung mga talagang big timer na tawag ito na winter jacket. So yun, may ano kasi yun, may parang limit din eh. Kasi napansin ko yung winter jacket ko na Columbia. Ano na siya, 2 winter ko na siyang nagamit. 2 or 3 winter ko na. Ano na yung katagalan, parang natatanggal na yung mga balahibo.
lumalabas na. Kaya ayun, medyo lumipis-nipis na siya, kaya ayun, siguro yung winter jacket once in every 3 years kailangan mag-budget ka. Kung bibili ka ng mumurahin minsan, ano eh, sayang. Sayang minsan, ano, hindi effective. Tapos hindi fashionable. Hindi pa, may iba fashionable, pero kung sa comfort wala. Maganda tignan, pero kapag tumagal na, wala, ang pangit na. So yun, invest dapat din doon. Yun, yun ang magastos dito. Kung sa pag-aaral, walang problema. Kung depende yun, kung may babayaran na books, depende. Depende sa, minsan sa budget ng local community nyo, or yun sa school board. Katulad yung dalawang anak namin, yung sa French school, nagbayad ako ng 150 for books. Dun, yung nandun sa English school, yung si ate, wala akong binayaran na books kasi parang may budget yata for sila for this year. Pero last year, nagbayad ako. Iba-iba. Depende sa budget, sa pag-allocate nila ng budget. Yun lang naman. Pero kadalasan, mga project, wala masyado. Wala, wala, no? Hindi sila nanghihingi ng pera na mag, o kailangan bumili ng ganito, ganyan. Wala. Pero yun yung sa experience namin, na ewan ko lang sa big city, syempre. Hindi namin alam kung ganun din ba. O sa ibang lugar. Depende yata rin sa budget ng local community or yung school board. So yun guys, sana nakatulong yung mga pinagsasabi namin yung sa mga sa ano. Sa CB, ano yun? Cree Nation. Cree English. Or Inuit Community. Cree Super Nation, nakita ko. Cree ba? Inuit. Super remote niya. Siguro mula dito mga more than 10 hours pa biyahe. Oo. So imagine kami is 8 hours away from Montreal. Then add pa kayo na siguro mga hindi lang yata 10 hours eh, or more pa. Oo. Dulo super, na yun ng halos ng Quebec. Hindi naman. Meron pang mas dulo. Pero super layo talaga. Hindi naman sa tinatakot. So kumbaga dapat ready yung sarili kung ano yung expect madadatnan doon. Para hindi sila magulat. May mga kakilala rin naman kami na ano, matagal na doon. Yung kapatid ni Mark. Ni Mark, accountant siya. Parang 20 years na siya doon sa ganung community. Sa ano naman, malapit lang din doon sa Chisa City, sa East Bay. Yung, okay naman siya roon. Tahimik ang buhay, walang traffic. Nakakatagal naman siya. So, yun nga lang, dapat ibabagay nyo sa gusto nyong lifestyle. Kasi doon ang siguro ang libangan. Fishing, ganun, hunting. Fishing, snowmobile, or hunting. Siguro may hunting din. Yun, so, sana ano, meron silang ano, support system pagpunta roon. Kung Cree Nation, mostly English yun. English yun. Bira yun. Oo. Bira yung French. French. Kaya mostly English na nagsasalita. Kaya yun nga, kung ano, sana makakuha si kabayan ng lisensya before siya pumunta rito, para in case na syempre gusto naman nilang pumunta ng ibang lugar, makakapag-drive siya. Saka para lesser yung gastos. Oo. Para hindi naman sila din maburyo doon sa ano, diba? So ayun, kung may airplane man doon, mahal yung pamasahe. Yung ganun. Tapos konti lang yung luggage na madadala. So advantage talaga kapag may sasakyan. Kaya kung tatanungin nyo kung kailangan ba ng sasakyan dito sa Canada, syempre consider nyo kung saan kayo pupunta. So ayun guys, sana may natutunan kayo. At yung sa mga may gusto pang idagdag dyan, na mga tips or mga mai-advise kay kabayan, comment down below para matulungan natin siya na magdesisyon na kung isasama ba niya yung kanyang family agad, or baka pwedeng siya na lang muna, tingnan na lang niya muna. Yung mga ganong advice ba? Tatanungin ko, sasama mo ba kami kung ikaw yung nasa kalagayan ni Kuya? Sa Chisa City? Oo. Sa lugar na pupuntahan niya. Kung papayagan niyo ako laging mag-fishing, oo, sasama ako. Ay, sasama ko kayo. Pero kung hindi niyo ako papayagan mag-fishing, eh, bahala kayo dyan. Grabe ka!
Hindi, seryoso. So, yun nga, alamin ko muna kung magkano yung sasahurin ko, saka kung makakaipon pa rin ba, kung magkano yung mga bilihin doon, saka kung magkano yung bahay, yung mga utilities. So, kung kaya naman ma-achieve yung aking mga financial needs, edi go lang. So, since ano naman ako, nag-enjoy ako sa mga outdoor activities like fishing, hunting, magugustuhan ko doon malamang. Tapos, yun nga, nakasurvive naman tayo dito sa Northern Quebec. Saka na-appreciate ko yun, na manilaan sa remote area. All my life, lumaki ako sa city, sa lugar na maingay, matraffic. Madaming tao. Maraming tao. Ubus oras mo sa traffic. So, na-appreciate ko yung pagkakaiba na sa remote area nakatira. So, yung iba, talagang kapag galing ka sa city, sa experience ko, talagang makakasurvive ba tayo dyan sa ganyang remote na lugar. So, naalala ko nga, ako ayoko dito dahil remote nga eh. Oo. Ipinilit mo lang ako eh. Grabe ka. At least ngayon, oh, di ba? Kung hindi natin i-vlog mo siya. So, ayun guys, sorry na putol na lobat yung aming GoPro. Tapos, ayun, nasa likod namin yung aming boss. So, ayaw niyang mag-overtake sa amin. Kasi guys, hindi ako nag-exit ng 100 kph. Actually, mag-exit pero saglit na saglit lang. Kasi, gawa ng insurance. Kasi sa insurance, sa mga gustong makatipid ng insurance, car insurance, check nyo yung sa insurance nyo kung meron silang incentive na yung tipo bang may install ka na app sa sa phone mo. Tapos yung app na yon, laging naka-on yung sa background pala nung application sa phone mo. Lagi niyang chine-check yung speed mo. Tapos kapag maganda yung record mo, babawasan niya yung yung insurance premium mo. So makakatipid. Hindi ko lang na-check kung ilang percent, pero parang sabi nung kasama ko 20 or 30% na sa insurance premium. Kaya check niyo yun. So hindi ako nag-exit ng 100. Pa, paano pag nakisakay ka lang sa kotse ng iba? Hindi, may indicate ko kung ako yung passenger or driver. Siguro kapag gusto kong magmadali, gusto kong matao, indicate ko na passenger ako kahit ako yung nag-drive. Yung cheat nun. Pero may kailangan kasing i-achieve na number of trips. Para... Oo, yung hindi naman baka hindi ka naman nagda-drive, no? Oo, para ma-qualify. Parang yun yung kine-check nila. So, kung gusto nyo malaman kung ano yung insurance ko, comment down below. So, sa mga nasa Quebec rin or Canada. So, I don't know kung may ganun ding incentive or program sa mga car insurance sa Pinas. Parang wala yata. Wala. Comment down below kung may ganun ba. So yun guys, mahaba na tong vlog na to. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa aming channel. Next time na. Sisingit pa siya. Nangangalin na ako. Ayun, another vlog na lang natin yung sinasabi niyang insurance sa mga gustong makatipid dyan. Ayan, i-vlog natin siguro tomorrow. So, yun guys, maraming salamat. Bye-bye. Bye. Say bye-bye.